natin po sa ating lahat. Lalo-lalo na po sa mga nag-aaral po sa amin. Tawag nito. So, mayroon lang akong konting may lalo dito sa tuya namin muna na siya ay mapain na tao nagiging mag-job ganoon siya so ano ko lang sa kanya yung hindi ko makakalimutan ng mga bigo kay sa kanya yung paborito niya mga kanta pag kumanta yan yung mga one more chance ganoon. Tapos yung mga audio na kanta. Pag bumirik yan, nakagalan ng lupan. Pag palampakan yung mga nagiginig eh. So, meron pa yung narinig pa ko lagi na hindi ko makalimutan. Yung kanyang pagsasalita ng English. Ngayon, English dito with that? I'm sure with that? Halaga, hindi ko makalimutan yan. So, yun lang ang ito, Brad. Kahit nauna ka na, kaya hindi ka namin makailangan. I love you. Yun lang po ang masasabi ko. Ako nga pala si Rene Capullo. Kilala sa alias na PD. Yun lang po. Maraming salamat po. Sunod naman po nating pakinggan si Andrew Tata. Magandang naman sila. Kasi si Tata po yung Rita pamangkin ni Tito Dinit. Pero ang tawag nila ni Mama Spaniards, anak. Sabi, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng basta anak. Eh, malayo naman sabi dito. So, si Tito, si Mama ko, ikatatlo, tapos siya next. So, hindi ko siya may hadap na anugin or na nilalang si Tito nang si Ilumaki. Yung first ko namin kay Tito is 12 years old ako kung pamilya nila tita yung mga kasi ko pumunta doon. Tapos nag-enjoy talaga sila sa pool na maraming palaka. Hindi ko alam pati dito yung mga bata ko. Masaya yung masaya. Tapos yung how I acquainted is mostly kay mama. Ito siya how sila ni Tito na si Tito, siya yung parang pioneer na nata dito ng mga Gabuyo sa Baguio na nakakabilib din naman. Pumitata siya dito, binigala siya sa akin, sa kapandeo lang. At ilakad yun. Hindi ako siya kung punong ko ba yun nung somewhere sa Central Zone at nakakad ko na doon. Hindi ko alam, baka legend lang yun. So, yun sila ni Mama. Gusto yung telepono. Kaya sila nagtitilibabad, dalawa sila. Yung, wala, mahilig lang sila magdibatihan. Ganun. Yung, mahilig kasi yung isa magdibate. Then, last year, na-meet ko siya. I think, in 2016, ko, pumunta ko sa bahay sa Manila din, as a team na, so, parang ano lang din yun, by chance, and, yung unang hindi lang yun, pero ito na, medyo naawa din ako sa sitwasyon niya kasi tapos ko nakita sa manyo ng aspay. So, yun, medyo nalunod ako kasi yung kapalaran niya, sing halos sa mga. So, at the same time, relief na rin kasi magkasama na sila. So, nagsanong po masasalita si Kuya Robert.
mesin tiga bulan yang tidak pernah naik dalam ini tidak tinggal. Bata po kami, nag-stay siya sa bahay sa Iwilo, tapos nag-drive siya ng tatay. Kada hapon, uwi niya aming dalang taon, tsaka anak. Tapos laging nag-iaya, tapos magaling siya dito mag-advise, mabait. Yun lang po. Salamat po kay Dita. Insan ko. Dito. Salamat. Ngayon na narinig na natin ang mga mensahe ng kanyang mga kapatid at kamangkin. Pakinggan naman po natin yung ang mensahe ng representative na Iyay Angkin at Iyay Angkin. Mag-upisa po tayo kay Dita Bilbao.